Hello. Ayan. Hello. Hello. Okay. Okay. Ayan. So, meron na. Ayan ako nga. Nakikita ko ng voice indicator ni Zoom. Weird. Kasi nag-update si Windows 10. Kaya nag-iba ang aking ano. Ang speaker and mic setting. Ayan, so gumagana na sila pareho. Okay, so welcome guys. Hello everyone sa Work From Home Be Awesome webinar natin. Ginawa ko siyang Sunday kasi para mas maraming maka-join. Kasi minsan pagka weekdays, gabi na, puro pagod. At least ngayon Sunday. So weekend siya. Nagpe-prepare pa lang kayong mag-work for tomorrow. Yung mga may regular job dyan. So mas maraming makaka-attend sa webinar natin. So today, this will be an interactive webinar nga. Yun nga, as sinabi ko sa Facebook at saka sa email ko, so that we can build a community of people who are working from home and also those who are not working from home para matulungan natin silang makapag-work from home na rin. Kung gusto nyo talaga mag-work from home. Yan. So, ang gagawin natin for now, ang first part natin is mag-introductions tayo. Yay! Introduction. So, sandali. Mag-new slide ako dito. Ayan. So, introduction. Lagyan natin. Introductions. So, I will unmute us one by one. So first tell us your name and where you are from. Ayan. And then second, oy, wrong spelling ang from. Ayan. And then second is, are you working from home? And then, if not, or if you're working from home, what do you do now? Ayan, so kahit tig-isang sentence lang yan. And then, what question do you have about working from home? Now we can help you with. Ayan. So, mag-start tayo. Ibabalik ko yung ating video view. So, asa na ba yung video? Para makita ko yung ating mga participants. Ayan. So, mag-start tayo. Naka-alphabetical order pala itong mga participants natin. So, mag-start tayo kay Chris. Kasi after the introductions, we'll have a mini lesson about installing WordPress using InterServer. Ayan. So, Chris, I will unmute nyo na para makapagsalita ka. Game. Hi, hello. Can you hear me po? Ayan. Oo, we can hear you loud and clear. Ang ganda naman. Anong mic mo? Nagamit mo? Nasa phone lang po. Okay ah. Okay yung mic ng phone mo. I'm Chris Dawal and I'm from Cavite. Nag-work from home na po ako as email support and chat support. And right now, gusto ko pong i-upgrade yung skills ko. And nung nakita ko po yung post niyo about WordPress, it's very interesting to me kasi I want to have my own site balang araw. Yun. Ayun. Okay. Thank you, Chris. Wow. Email support and chat support. So, mga nag-answer ng questions, ganyan. Tapos work from home ka na. Opo. Ayun, good job. So, thank you so much for sharing, Chris. So, imi-mute naman kita ngayon. Ang next, I see Dearly. Hello, Dearly. Meron ka bang ano? Meron ka bang nickname? Dearly lang po. So, pwede ka namin tawaging Dearly. Hindi Plinky. Yes po. Dearly lang, okay. 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 So, I'm Dearly from Bataan po and nag-work from home na ako almost 2 months na as FB Ads Manager.
So, ako po, meron akong hosted WordPress. Kaya lang hindi ko siya magawa talaga dahil sobrang nahihirapan ako. Kaya naging interested ako ngayon sa webinar. Oh, okay. Anong gamit mong theme sa WordPress mo? Hindi ko na po matandaan kasi po matagal ko na rin siyang hindi nagagalaw. Ah, o kaya ka siguro nahirapan. Opo. Kasi mahirap yung theme mo. Kasi yung WordPress, madali siya pag madali yung theme na gamit mo. Pero pag yung lumang theme niya yung gamit mo, yung built-in na theme lang, mahirap talaga siya. Oo. Oh, good job on working from home. So, dalawa na pala tayong mga nag-work from home na ngayon. Ayan. Yes. Okay, thank you for sharing, dearly. Ayan, next na si Eloy. Si Eloisa. Hello, Eloisa. Hello. Ay. Hindi ka namin naririnig. Naka-mic ka ba? Naka-headset ka? Naka-headset. Parang naririnig namin yung may humihinga. Ganon. Hindi yung salita mo. Baka sa iba nakatapat yung headset mo. O, i-skip muna natin si Eloisa. Punta naman tayo kay Emily. Hello, Emily. Hello. Hello. Hello, ayan. We can hear you loud and clear. Yes. Good evening. Okay, so obviously I'm Emily Kyle and I'm from Quezon City. Yes, I'm working from home since 2007. Oh, and tagal then, na. Yes, one of the oldies but goodies. Joke. Hindi, transcriptionist po. Oh, so yun yung okay. Aking, eh, aside from transcriptionist, writer, what else do I do? I translate. I do that from home also. From English to Tagalog. For dubs. For dubbing. Sa iyo naman nun. So, ikaw yung mga ano, nagtatranslate ng mga Korean novela. Ay, hindi pala English to Tagalog pala. Tama. Yeah, sometimes. Ah, okay. Tsaka, or Chinese movies from English to Tagalog. Tapos question, I actually have a website and yun na nga, I still haven't touched it. After I took a course from Sir J. Basana, although dapat inaaral ko na siya, I just haven't had the time. Daming racket, daming other things that I do. So I have a full-time transcription job kasi. So that's why medyo wala po oras. So, hindi lang transcription po kasi. So, yun. Oh, there. Okay. Ayan. So, marami pa lang nahihirapan kay WordPress dito. Bali, ano po, hindi naman nahihirapan. It's just, I don't have the time to tinker with it. Yun. Oh, okay. Ayan, ano nangyari sa aking screen. Ayan. Good evening po sa lahat pala. Ayan. Thank you for sharing, Emily. So, ang next natin ay si Irene. Hello, Irene. Ayan. Ayaw mong ma-unmute, Irene. Bakit ganon? Ayan. So, ayaw ma-unmute ni Irene. Baka hindi siya, baka walang mic. Ayan. So, si Janet naman. Hello, Janet. Hello, Mami Cash. Hello, ang hina ng boses mo. Nasaan ka? nasa cave ko. So, hello everyone. Kamusta? My name is Janet. Ako po ay nasa Taguig. Narinig niyo ba ako? Oo, so, we can hear you naman ayan. Ano yung question, Mami Tash? Are you working from home? Yeah, I am currently working online full-time. Ano ba? As a virtual everything assistant. So, there's a bit of WordPress website maintenance, email marketing, video editing, social media. So, yeah. What do you do now? Yun, nasabi ko na. So, what question do you have about working from home? What questions do I have about working from home? Wala ka ng question ata. Ikaw na lang mag-answer ng mga questions nila mamaya. Oo. Okay. I'm just here to support Manitash. Mag-isip ka na lang ng question mo mamaya.
Okay. Oo. Baka hindi nila maintindihan pa masyado yung question mo. Baka technical na. Sige. Oo, sige. So, next naman muna tayo. Thank you, Janet! Yep. Ayan. Ang next natin ay si JC. Hello, JC. Hello? And so parang wala yatang mic si JC. Hello, JC? Are you there? Ayan. So mamaya na lang uli si JC. Si ano naman? Si Carla. Hello, Carla? Hello, Carla. Na-unmute na kita. Ang kulit naman itong ano, pointer ni Zoom. Nagdo-drawing siyang mag-isa. Tanggalin ko nga yan. Eraser. Ayan. So, ayaw din nung kay Carla. Si Kent na lang. Hello, Kent. Hi. Hello. Ayan. Tinig mo po ako. Ano yon? Hi. Oo, oh, narinig ka namin. Oo. Hi, hello everyone. My name is Kent. I'm from Bacolod. Wow, so, nalayo ng mga ano, location nyo. Ilonggo po ako. Oo. I started working from home po 3 months ago and I was part of the SEO team. Pero almost 2 months lang ako kasi medyo mababa ang rate. And full-time ang work ko ngayon. And full-time yung work ko as SEO. And kasi, and right now, I'm currently working as office-based ESL tutor po. So, student pala ako ni Mami Tash sa Work From Home Be Awesome. Ah, kaya pala. Kasi nag-work from home ka na dati. Okay. Oh, 2 months lang. Pero ngayon, kasi may full-time work po ako ngayon eh. And I enrolled last month lang, April. So, and I'm currently working on my online presence, which is my website. Oo, good job. So, yun. Portfolio na lang po yung kulang. Oo, pwede ka na mag-apply. Pating knowledge lang sa ano kasi madali lang naman pala. Drag and drop lang yung ano. Tama, madali lang. At saka medyo, hindi ba nakaka-stress mag-ESL tutor? Ganyan. Ay, hindi, stress-free po. Ah, stress-free kasi, naman. Kasi interesting naman po yung ano, kesa sa call center, yung kasi kesa i-compare mo sa call center na job. 8 hours ka na non-stop talking sa customers. Sa ESL tutor, wala namang pressure kasi everyday yung class ko mga almost 3 classes lang, 25 minutes, pero paid naman. X yung rate namin. Okay naman pala. Okay naman. Ayun, kasi yung iba kasing ESL, di ba, medyo nakaka-stress daw. So maganda pala yung sa'yo. Opo. Ayun, thank you for sharing, Ken. Good job. Sige, work on your online presence para malaki agad ang rate pag natanggap. Oo. Ayan, and then ang next natin ay si... Ay, walang mic si Krisha. Wala akong ma-unmute sa'yo. Ayan, tingnan nga natin, unmute. Hello, Krisha? Ayan, so parang wala yung kay Krisha... Oo, nag-start na kami, Maria Cristina. So, wala si Krisha. Move naman tayo kay, wala din si Mark. Bakit ganun walang mic? Weird. Margot, ikaw naman Margot. Hello! Hi! Kaya na, narinig mo ako? Oo, narinig namin ang iyong ano, MacBook, loud and clear. Naka-headset ka ba? Sira. Yeah. Ah, naka-headset. Okay. Okay. Hi, I'm Marjorie Encinas. You can call me Margot. I'm from QC. Currently, I'm... ang tawag dito? I'm still finishing my portfolio. Para makapag-work from home na. Ayun. Yun lang, Tash. Okay, sige. yun lang daw sabi ni Margot. Thank you, Margot. I'm Tasha's student pala. Sige. Thank you for joining us. Sige. Sige.
Ayan, may isa pa tayo, Marjorie. Si Marjorie Velasquez naman. Hello, Marjorie. Hello. Hello, ayan. Hello po. Can hear you. Hello. Okay. Hello po, good evening. I'm Marge from Jensen po. Wow, Jensen. I'm not currently working from home, so nagbabasa-basa pa lang, nanonood-nood, yun pa lang po. Ano ginagawa mo ngayon? Anong work mo ngayon? Wala po, sa bahay lang. Okay. Mami. Oo, pero nagka-work ka dati. Yes po, nag-work po. So ngayon, ano ka muna? Stay at home, mom. Ganon. Yes po. Yes po. Ayun. Okay, may question ka ba for us about working from home? Later po siguro. Sige, later. Pag ano, pwede nyo namang i-type yung mga questions nyo. Okay. Thank you for sharing, okay. Marjorie. Thank you po. Thank okay, you. Welcome. Ayan. Next naman si Mary. Game, Mary. Hello, Mary. Hi, I'm Mary Lynn. I'm from Cebu. Currently, I'm working from home as a QA sa ng call center. Wow! Yan ang gusto kong trabaho dati kasi QA din ako. Wala sa call center. Oo. Mula lang yung pay kaya naghahanap ng bagong yung... At least hindi lang naman yung less than 2 hours or less than $2 per hour. Oo, dapat hindi tayo kukuha ng less than $2 per hour. Oh. Tama yan. So ngayon, nag-audit ka ng calls? Opo. Hindi ka naman nakakatulog kasi nakakaantok mag-audit ng calls pag nasa bahay. Hindi kahit nga nasa office nakakaantok . Paano pa pag nasa bahay ka, ikaw lang mag-isa nag-audit? Kasi yung yung company, may feature yung call nila na pwedeng i-increase yung speed. Oh, okay. Na hindi niya nakakat yung mga Kaya, pwede mong madaliin. Oo nga, okay din yan, no. Yan, dati yan yung hinahanap kong work na mag-start pa lang ako mag-work from home. Yung naka-timing nga po ako. Yun, good job. Pero yun nga, dapat, we should not get online jobs with less than $10 per hour na pay. Kasi mahal yung bayad nila sa mga US-based na kapareho nating VAs, for example. Ang minimum nila niyan, $45 per hour. Ganun. Oo. Ang laki pala. Kaya, ayan, nag-explore ng mga Actually, marami na akong na online course. Pero, hindi ako masyaga sa kakapanood ng video. Kaya mas gusto ko yung ititrain na lang ako. Okay. Yun. So, galingan mo pa, Marilyn, para makapag-increase ng rate tayo. Okay. Thank you for sharing. And then, ang next natin ay si Marielle. Hello, Marielle. Hello. Ayan, wala ata si Marielle. O, move on na tayo muna. Kay Ryan. Hello, Ryan. Ryan, hello? Ayan, wala din. Ayan, hello. Ayan, naririnig ka na namin. Yes. I am Ryan, currently working here in Qatar. FW. Wow, Qatar. Yes. So andyan din si Lynn. Alam ko, 'di ba Janet? Andyan si Lynn sa Qatar. Tama ba ako o Dubai ba 'yon? Ayan, sige, go lang, Ryan. Sorry. Right now, wala pa akong work from home . So nag-i-start ka pa lang, ganun. Yes. Tsaka, wala pa talaga totally idea. Okay. And anong work mo ngayon sa Qatar? Quality assurance in the manufacturing company. Okay. QA din. Pero sa manufacturing. Ayun. And then si Janet, yun si Janet pala yung dating taga-Qatar. Okay, Janet. Ayun. So, thank you for sharing, Ryan. So, pag may questions kayo, you can put them sa chat later. Okay, thank you.
Tapos, mamaya mag-i-install tayo ng WordPress. Don't worry, yung mga next na webinars natin, mas marami tayong practical training sa gagawin. And kung may skill yung iba sa inyo, I invite you to teach us your skills too. Para, di ba, sharing is caring. So, let's share our skills with one another. Hindi naman porke pag i-share nyo yung skill nyo is mawawalan na kayo ng client. Kasi maraming client sa mundo. Kasi maraming tao sa mundo. That's the abundance mindset. So, dapat abundance mindset tayo. Hindi tayo scarcity mindset. Kunyari, ayoko nang turuan ng FB ads yan kasi makukuhaan ako ng client. Dapat hindi tayo ganun mag-isip. Yan. So, ang next natin after Ryan ay si Sheila. Dalawa na lang. Hello, Sheila. Sheila? Hello, Sheila? Sheila? Mark, nag-start na kami. Sandali, sabihin natin kay Mark. Try mo restart si Zoom. Kasi may audio kami. Ayan. At Mark. So, wala yata si Sheila. Next naman natin si Sheldon. Hello? Hindi ka namin marinig, Sheila. Magsalita ka nga. Si Sheldon na muna. Hello, Sheldon. Hello. Hello, ayun. Oo, we can hear you loud and clear. Okay. My name is Sheldon from Bulacan. And are you working from home? Hindi pa for now, but I'm planning. Then, ano yung ginagawa ko? I'm a full-time web developer / webmaster for a certain company here in Bulacan. Wow! Galing mo naman! So, hindi rin. Then, question. Actually, my question is that nag-develop na ako ng some projects in WordPress. I'm using Divi Teams. Okay? And ang concern ko lang is that, actually, it's not, parang question ko lang is, sa mga different clients kasi natin sometimes nagpapa-edit sila ng mga word ng mga website nila na ginawa ng ibang themes, right? Sometimes yung kapag hardcore programmer talaga wala kang makikita. Yes, oo. How do you deal on that kind of cases? Kasi kung ako, kasi usually pag WordPress kasi as I understand mabilisan yun eh. Diba? Tama. So kung nagagano si client, gusto niya yung project is mabilis. Eh, kung ako kasi, kaya ko siyang i-hard-coded, pero yung time kasi hindi ko sure kung gaano ko siya katagal matatapos. Oo, tama. And then they usually ask me, or the usual question is, how much is your rate per hour? To be honest, I've been working here in the Philippines matagal na. Hindi ako nagtatrabaho per hour, di ba? Quincenas katapos. Per project, oo. Yes, correct. So, ganun, yun. I hope you can help me, you know, sa mga ganong computation ng rate. Oo, tama yan, Sheldon. Actually, maganda yung tanong ni Sheldon kasi nakaka-encounter din ako ng mga clients na ganyan. Yung, di ba, pag sa kita mo, WordPress website siya, tapos pagtingin mo sa back-end, oh my God, I don't know this team, ang hirap. Ay, especially, di ba, may mga nabibili sa mga website ng mga teams na talaga napapalitan mo na lang yung mga pages. Oo. Yun. So, pagka mga ganun yun. Oo, pagka mga hardcore web developer ang gumawa ng WordPress website ni client, hindi ko siya tinatanggap kasi mahihirapan lang ako. Okay. So ganun. So ikaw, pwede mo siyang tanggapin kasi web developer ka naman. Pagka naka-encounter ka ng client na ganun, pwede kang mag-start sa rate na $25 per hour kasi walang ibang, pag yung VA is not a web developer, ganun, kung hindi niya specialty yun, hindi niya matutulungan yung client. So, kung may nakuha kang client na gano'n, sigurado ako, tinanggihan na siya ng ibang VA na katulad mo. Talaga. Oo. Talaga. So, magbabayad at magbabayad yun. Yeah, kapag sinabi kasi nila 25 per hour, the next question is, how long are you going to finish the project? So, yun yung medyo questionable, di ba? Oo. Pag gano'n kasi ako, ang ginagawa ko usually, kunyari yung project is
it would take me 3 hours. Ganon, 3 hours yung hindi ka na nagmamadali no na. So, relax na 3 hours na. So, dinadagdagan ko lang siya ng 1 hour, kunyari, kung may kailangan changes, ganyan. So, pag 3 hours, usually, kukote ko kay client, sasabihin ko, 4 hours, o kaya 5 hours, ganon. Oh, lalagyan ano natin yan, ng allowance. Parang ang pinag-uusapan lang natin doon is just the update ng content, not the template itself. Oo. Kasi usually yung mga client, may specific lang sila na ipapagawa. Kunyari, meron akong client dati, Tasha, lagyan mo ng sidebar yung website ko. Ganon. Uh-huh. Tapos, makikita ko sa team niya, for example, yung team ni Pat Flynn na yung smartpassiveincome.com na team na Genesis na walang sidebar. So, iko-code ko ng konti para magka-sidebar siya yon. So, kunyari, ano lang, 1 hour, 2 hours ko lang gagawin yun kasi ititest-test mo pa ganun. Iko-code ko siya kanya, oh sige, 5 hours, ganun. Ah, okay. Oo, ganun siya, ganun makipag-negotiate. Kasi yung mga clients online, yung iba, pag may kailangan lang silang ipagawa sa'yo, dun ka lang niya kukunin. Diba? So, itong client na to, for example, tuwing may kailangan lang siya sa akin, saka lang niya ako email, Tasha, gusto ko may sidebar. Tasha, gusto ko may ano, link from lead pages, ganyan. Tapos, binibigyan ko na lang siya ng code na, pero wala na akong timer nito, ha. Sasabihin ko lang, oh, siguro mga 5 oras to. So, ano, 5 times blah blah equals ganito. Tapos, isi-send ko na sa kanya yung invoice pagbayad niya, saka lang ako nagtatrabaho. Invoice through PayPal. Like PayPal. Oh. Yes, okay. Oo. Diba, ang gamit ko is yung PayPal.me. Diba, sa pag-clinic nila yon, pwede na nila siyang bayaran agad. Ah, okay. Sige, clear. Later, may mga questions pa ako. Sige, go lang. Thank you for sharing, Sheldon. Thank you. Oh, sabi ni Janet Joy, how about charge per project? Yun nga, parang per project na yon kasi wala akong timer doon. Pag outside, Upwork yung client. Kaya mas gusto ko outside Upwork kasi walang timer. Or per project, para walang timer. Kasi sa Upwork kasi may timer na, may screenshot pa. Ganon. So yung mga hindi pa naka-encounter ng Upwork, ganon siya. Meron ng timer, meron pang screenshot every 5 to 10 minutes. Ganon. So, nakakahiya kay client kung may screenshot ka na nagpe-Facebook, di ba? So, hindi ka makapag-Facebook habang nag-work. Ayan. So, now, let's go on to the teaching part of our webinar. Thank you to everyone who participated in our introductions. Tapos, sa next webinar natin, may introduction ulit tayo. Pero iba naman yung question. Para masaya. Ganon. So, yan. So, now, ang gagawin natin is mag-i-install tayo ng WordPress. Stop ko lang tong share screen ko dito. And then, isi-share ko yung website ko, si mamitasha.com at saka si workfromhomebeawesome.com. Both of them are hosted sa, ayan, kay InterServer. Ayan. Kasi bakit kay InterServer? Kasi maganda yung chat support niya. Meron din naman silang phone support kaso parang mga may pagkain dyan yung ano, yung mga, anong tawag din, yung tech support agents nila. So, mas madali kaming magkaintindihan sa chat. So, 24/7 yung chat support nila, kaya maganda. Tsaka mabait yung chat support nila. If you want to buy from them, ayan, ang hingi ng link si Sheldon. Ito, mamitasha.com/unlimited webhost. Ayan. So, if you buy from my link, yung first month nyo, 1 cent na lang. And then, it's $5 per month. Tapos, unlimited websites na siya. So, pag nag-login ako ngayon kay InterServer, kung makikita nyo, para makita nyo yung mga websites ko, ayan, so, login. Alam ni Google ang password ko. Ayan. Kasi nakakalimutan ko palagi yung password ko. Ayan, so, kung makikita nyo, may isa ako sa kanila
na product, which is yung web hosting, $5 per month. Ayan. Tapos pag-click nyo yan, andyan yung mga website ko. So, punta tayo sa cPanel. Ito yung pinaka-basic sa WordPress. Dapat marunong kayong magpunta sa cPanel nyo. Ayan. So, open natin siya sa ibang tab. Yung web developer dyan, di ba, si Sheldon, nung tinuro sa amin dati, nung nag-try akong kumuha ng IT, tinuro sa amin ng prof ko kung paano install tong si WordPress. Ang dami-dami niyang pinagawa. Madali lang pala, makikita nyo mamaya. Ayan. Hindi ko alam kung bakit mahirap yung turo ng prof namin. Hindi ko maintindihan. Ayan. Tapos, andito yung mga domains ko. Ito yung mga website ko na under Kai Interserver. Kasi nga, unlimited websites siya sa isang account. And unlimited emails din. Ayan. Andito si Tasha at mamitasha.com naka-host sa kanila na email. Kasi yung iba, pag yung email, usually, may dagdag na bayad siya. Kay Interserver, libre na rin yung email. So, pag tinignan natin yung domains ko kay Interserver, ayan, ito siya. So, meron akong financewisdompinoys.com, tasharivera.com, workfromhomebeawesome.com, at saka si mamitasha.com. Wala siya dito sa add-on domain kasi siya yung main domain ko for this account. Ayan. So, right now, 1, 2, 3. So, apat na website ko naka-host dito kay Interserver, $5 per month lang. Ayan. So, pagbalik natin kay cPanel. So, mag-install tayo ng WordPress. Gagamit ako ng subdomain kasi syempre hindi ko pwedeng installan ulit ng WordPress si mamitasha.com kasi syempre website ko na yun, hindi ko na pwedeng installan ulit. Ma-override yung buong website ko. Ang dami ng laman nun. So, gagawa tayo ng subdomain. So, dito lang tayo pupunta kay File Manager. Ang subdomain is parang subfolder lang inside your website. Ayan. So, ito, si mamitasha.com, kung makikita nyo, ito siya. So, pag-click ko to, dito ko sa loob niya ilalagay yung WordPress. Dito pala kay public, actually kay public underscore HTML kasi yun yung main website ko. So, dito ko siya sa loob ni public underscore HTML ilalagay. So, gagawa tayo ng bagong folder. Ayan. So, folder. O nga pala, yung magsasign up under sa link ko for Interserver, I have tutorials about how you can use WordPress or how you can install WordPress. At saka may libreng theme from me. So, i-message nyo ako sa FB page ko kung bumili kayo under my link. Ayan. So, mamaya ipa-plug ko uli yan. So, gawa tayong bagong folder name. So, lagay natin webinar. Kunyari. Dapat yung folder name nyo, all small letters, para hindi malilito si WordPress. So, webinar 0521. And then, create new folder. Ayan. So, ito na yung bago nating folder. Kung makikita nyo, webinar 0521. So, kung folder lang siya, ang magiging itsura niya dito, at pupuntahan natin siya para makita niyo lang yung itsura niya habang wala pa siyang WordPress. So, mamitasha.com/webinar0521. Parang pag kumukuha lang kayo ng files, di ba sa window, pag mga folder, ang path nyo, puro // lang. Ganon. So, ganon din siya sa WordPress at saka sa mga websites. Yan. So, pag tiningnan natin siya, ayan. Tadan! So, ang makikita nyo is index of blah blah kasi folder pa lang siya. Ganyan. So, ang parent directory niya, pag clinic mo to, parent directory niya ay si mamitasha.com. So, pupunta niya kayo kay mamitasha.com. O nga pala, tapos itong HTTPS na to, libre yan kay Interserver. O, diba? Ang galing ni Interserver. Lahat ng website ko naka-HTTPS, lahat yan libre. Install nila for you. Ayan. So, okay na?
nakagawa na ako ng folder kung saan natin ilalagay si WordPress. Tapos, ida-download natin si WordPress from wordpress.org. Ayan. Pag sanay na kayo mag-install ng WordPress, ano lang to, mga 5 minutes lang. Mabilis lang. So, ito yung pagda-downloadan nyo, wordpress.org. So, ito siya, download WordPress. Yan. So, click mo lang yan. Ayan. And then, download again. Ayan. Ewan ko kung bakit ang dami nilang buttons. Yan. So, i-download natin siya. So, pag matagal yung internet nyo, minsan matagal siyang mag-download. Pero ito dapat mabilis lang kasi dapat mabilis yung internet ko kasi fiber daw, sabi ni PLDT. O, ayan nga, mabilis nga. O, di ba? Bilis. 8 MB for 3 seconds. Ayan. So, na-download ko na si WordPress. Babalik tayo kay cPanel, yung file manager natin. Tapos, papasok ka doon sa loob ng folder na pag-i-installan mo ng WordPress. So, double-click ko lang to. Ayan. Pag may sarili na kayong website, pwede kayong gumawa ng maraming subdomain. Tapos, installan nyo ng installan ng WordPress para masanay kayo. Ayan. Tapos, i-upload na natin yung WordPress na file. So, upload. And then, hanapin natin si WordPress. Downloads W, WordPress. WordPress. Ayan, 4.7.5. Ayan. So, open. Antayin natin. So, dapat mabilis lang din to mag-upload. Ayan. O, diba? Galing. Tapos, tapos na siyang mag-upload. Diba? Complete na. So, balik lang tayo. Go back. Ayan. So, sabi niya empty pa. I-reload natin para lumabas si WordPress. So, ito na siya. Pero naka-zip file pa yung WordPress natin. So, i-unzip natin siya dito. So, right-click nyo lang. And then, extract. Yan. Tapos, okay lang. Extract files. Tama naman yung folder niya. Ayan. So, close na natin. Okay na. So, ito na si WordPress na folder. Na-extract na siya. And then, ang gagawin natin, papasok tayo sa loob ni WordPress na folder. So, double-click nyo lang yan. Ayan. And then, kakopy ko lang tong lahat. Hindi pala copy. I-move ko. So, select all. So, ilalabas ko siya sa WordPress folder. Kasi pag hindi nyo siya nilabas sa WordPress folder, yung kanina natin pinuntahan, so papakita ko sa inyo, si mami, tasha.com/webinar0521. So makikita nyo, may WordPress tayo na folder. Ito. Pag hindi nyo nilabas yung files from this WordPress folder, Ganto yung makikita ng mga magbibisit nung ginawa niyong website. So, dapat ilalabas natin siya. Ilalagay natin siya dun sa tamang folder na pag-i-installan nyo ng website nyo. Yan. So, close na natin to. So, eto na yon yung WordPress files natin. So, right-click nyo lang and then move. Tapos, tatanggalin nyo siya syempre dito sa WordPress na folder. So, delete nyo lang yan. So, ito na. So, ilalagay natin siya sa webinar0521 na folder. Ayan. Tapos, move files. Ayan. So, wala na siya kasi minove na natin yung file. Tapos, up one level lang tayo. Ayan. So, ito na yung webinar0521 na folder natin. Kung makikita nyo, andito na yung mga WordPress files. Ayan. And then, before natin baguhin yung konting code lang, don't worry, madali lang yan.
pupunta tayo ulit kay C-Panel. So, kaya makikita nyo marami akong tab na bukas kasi gusto ko nilipat-lipat lang ako ng tab para mababalikan ko siya kaagad. Ayan, di ba? So, punta tayo kay MySQL. So, dapat pag nag-install kayo ng WordPress, at isang WordPress installation, isang MySQL para hindi kayo malilito. Tapos, asan na yung MySQL? Ay, nalagpasan ko ata. Ayun, nasa databases. Ayan. And then, MySQL databases. So, click nyo lang yan. Tapos, mag-create ako ng database for my new WordPress website. So, gawin ko lang siyang webinar 0521 para hindi ako malilito. Yan. So, create database. Tapos, created na daw. So, go back. And then, gagawa tayo ng bagong MySQL user kasi nakalimutan ko na yung password nung iba. Ayan. So, pareho lang yung username tsaka yung database name. Ayan, lalagay ko. Tapos, ayan. Yung password, magpa-generate na lang tayo sa kanya ng password. Ayan. Copy. Use password. So, ilalagay ko lang kay Notepad yung password natin para hindi ko makalimutan. Ayan. And then, create user. And then, na-create na daw yung user natin, sabi niya. So, go back ulit tayo. Ayan. So, kung makikita niyo, andito na yung ating database. Mamita siya, webinar 0521. Pero wala pa siyang user. So, i-add natin yung user. Ayan. So, add user to database. So, ito, Mamita siya, webinar 0521. Mamita siya, webinar 0521. Ayan. So, kaya magkapareho sila para hindi ka malilito. Tapos, add. Tapos all privileges nyo kasi kayo naman yung may-ari nitong website. Yan. Make changes. And then go back. Kasi tapos na daw yung changes na ginawa natin. Tapos pagtitingnan nyo sa baba, ito na siya. So, Mamita siya, webinar 0521. Tapos, ito na din, yung username. So, ang gagawin ko lang is kukopyain ko lang to. Yan, copy yung username. And then, babalik na ako dun sa file manager natin para i-edit ko na yung codes for WordPress installation. So, konti lang yung i-edit yung code, actually. Hindi ko alam kung bakit marami kami in-edit na code dati yung sa prof ko. Pag nag-error yung website ko, pinapaayos ko lang kay InterServer. Inaayos nila. Kaya gusto ko sa kanila. Doon din kayo mag-sign up sa kanila. Ayan. So, hanapin nyo yung file na to. wp-config-sample.php and then, i-rename lang natin siya. So, right-click and then rename. Natanggalin nyo lang yung sample. So, magiging wp-config.php na lang siya. So, rename file. Ayan. And then, hanapin uli natin siya. Ito na siya. So, wp-config.php. Diba? Tapos, edit na natin yung code. So, right-click. Tapos, code edit. Ito, edit pala. Edit muna. And then, ayan. Tapos, edit lang. Ayan. So, huwag kayo ma-overwhelm sa nakikita nyo. I-zoom natin ng konti para makita nyo. Ayan. So, ito. Ganito yung itsura ng code niya. Pero huwag kayo ma-overwhelm kasi madali lang yan. Ang hahanapin nyo lang
So mag-scroll down tayo. Is itong part na to, yung MySQL settings. So yung database name here, lalagay nyo lang yung pangalan ng database name nyo. Yung kinopy ko kanina. O diba? Copy-paste lang. And then yung username here, lalagay nyo rin yung username nyo. Yan. Huwag nyo tatanggalin yung apostrophe. Ayan. And then yung password. So, yung password ay nakay Notepad. Copy ko from Notepad. May space. Ayan. Ayan. So, copy. Labang space. Wala naman. Okay, copy. Tapos, lalagay nyo dito sa password here. So, paste mo lang. O, diba? Ang dali. Ayan. So, ito na yon. Yan lang yung edit nating code. Hayaan nyo na yung iba. Pagka nagka-problema yung website nyo, ipaayos nyo na lang kay InterServer. Kasi ayusin nila yan for you. So, wala na kayong dapat na ibang problemahin. So, save nyo lang. Save changes. Si Sheldon, naiintindihan niya itong mga code dito kasi web developer siya. Ako, hindi ko na sila iniintindi. Kinalimutan ko na yan. Ayan. So, save changes. Ayan. So, success daw ang pag-save natin ng change. Ayan. And then, i-close ko muna. Close. Kasi na-save na natin. Ayan. Tapos, lilitan ko kasi masyado malaki. Ayan. Ayaw, wala na. Oy, kumais ka. Ano ba dalitan? Ayan. Dati pag clinic ko lang dito, nag-100% na siya. Ayan. So, eto na. So, mag-open ako ng incognito na tab para makita natin kung successful or not ang pag-install natin ng WordPress. Ayan. So, open incognito window. Ito na siya. mamitasha.com/webinar0521. Ayan. So, enter nyo lang. Kasi yan yung file path na pinaglagyan natin ng WordPress. So, kung ganito yung lumabas na window, ibig sabihin, successful ang pag-install natin ng WordPress. Yay! Ayan. Pag hindi ganyan, i-delete nyo lang uli yung folder tapos mag-install kayo ng panibagong WordPress. Hanggang sa ma-install nyo siya ng tama. Ganyan lang din yung ginawa ko pa ulit-ulit. Yung pala may mali pala akong ginagawa. Marirealize nyo rin yun pag pinaulit-ulit nyo siyang gagawin. So, continue. Kasi English naman tayo. Kung gusto niya na ibang language, you can use that. Tapos, site title, sample. Webinar na lang. Webinar 0521. Username, webinar 0521. Tapos, password. Ito, pwede na rin tong password na to. Para hindi na ako mahirapan. So, lalagay ko lang siya dito. Copy ko rin to. Ang pangit na ni ano kasi, ni Windows 10, dalawang floors na yung ano. Ay, sorry! Hindi ako naka-share screen na buong window. Sandali, I will stop sharing. I will share my full window. Ano ba yan? Full window desktop. Ayan. Share screen. Ayan, kita nyo na ba? Ayun. Okay. So, kung successful ang pag-install nyo ng WordPress, may lalabas dito na yung unang window na lalabas is pag ipa, anong tawag doon? Pag-select nyo kayo, papipiliin niya kayo ng language na gusto nyo. So, ang pinili ko lang is English. And then, click on continue. So, after that window, ito na yung pangalawang window. Ayan. Tapos, ayan, fill upan ko lang to. Site title, username, password, and then email address ko. Ay, hindi. Ayan. Ito. And then, dahil
testing ko lang kasi to. So, i-click ko tong discourage search engines from indexing this site. Pero kung live na website to, huwag nyo i-check to. Ayan. Tapos, install na si WordPress. So, click nyo lang install WordPress. Ayan. O, diba? Ang bilis. Eto na. So, success! Na-install na daw natin si WordPress. Ayan. So, try nating mag-login na kay WordPress para makita niya yung back-end ng site. Ayan. So, lagay natin mamitasha.com/webinar0521. So, usually, pag mag-login kayo sa WordPress, di ba? Tingnan nyo muna pala yung ano niya, front-end niya. So, ito na yung itsura ng WordPress website na bago natin. Ta-da! So, ito na. Na-install na natin si WordPress. Ito yung default theme ngayon ni WordPress. Yung 2017 ata na theme niya yon. Ito yung pangalan ng theme. 2017. So, naka-parallax. Parallax meaning hindi gumagalaw yung background, di ba? Kung makikita niya itong aloe vera, kung aloe vera man to, cactus. Ganyan lang siya. Ayan. So, usually, pag maglalagin kayo sa mga WordPress na websites, nilalagyan lang ng wp-admin. Yan, para makapag-login. So, yan yung default na login ng mga WordPress websites. Hindi ba yan cactus? Ano yan? Aloe vera. Mukhang cactus. Ganyan yung mga cactus na binibili sa ano, mga nagbibenta ng cactus. Kaya. Ayan. So, ito na yon. Yung login ng bago nating WordPress website and then kukunin ko lang yung password natin kay Notepad kasi di ba kinopy ko siya kanina. Ayan. Copy. Ayan. Tapos wait lang. Yung umayos. Ayan. Ayan. Tapos mag-login na tayo. Login. Ayan. So, ito na yung magiging WordPress dashboard nyo. Ayan. O, diba? Andali, na-install na natin si WordPress natin. So, ito na yon. Ito yung back-end ni WordPress. Yung sa mga... Ah, may bonus tayo. Ayan. Yung sa mga nahihirapan, kasi kunya, mahirap yung theme, for example, ni WordPress. Kasi pag yung default theme niya, katulad nito, si 2017 natin, pag gumawa ka ng bagong page, for example, kunyari, add ka ng new na page, ang ipapakita niya sa'yo, blank lang, ganyan lang na page. So, parang, di ba, ang pangit. Tapos, hindi mo siya masyadong maintindihan. Di ba? So, parang Word, mas worse pa nga sa Word kasi mas mahirap siyang gamitin kaysa sa Word. Ayan, so, ganyan lang yung options nyo. Para mas madali kayong makagawa ng WordPress website nyo at saka ng mga posts nyo sa website, merong libreng visual builder ngayon na medyo okay naman siya pag ano, wala kayong budget for Thrive Themes at saka kay Divi kasi yun yung dalawang magandang visual builder ngayon, si Thrive Themes at saka si Divi. Ito, maganda rin to, si Elementor. So, pwede nyo siyang install sa WordPress website nyo. Kasi meron siyang free version. So, pag-install nyo siya, dito lang kayo pupunta sa plugins and then add new. And then hanapin nyo lang si Elementor. Elementor. Yan. So, ito siya. Elementor Page Builder. Tapos, install nyo lang siya. Ito yung isa sa pinakabago ngayon, kaya siguro libre pa sila kasi bago pa lang sila. O, pag walang budget yung client nyo, kunyari pinapagawa kayo ni client nyo ng ano, nung kunyari may existing, may client kayo as a VA, tapos pinapaayos yung website niya, pinapag-post kayo, tapos wala man lang kahit anong nandyan sa website niya, pwede nyo siyang lagyan ng Elementor para mukhang maganda. So, ngayon na may Elementor na tayo, pag nagpunta kayo sa pages, pero mas favorite ko pa rin si Thrive Themes kaysa kay Elementor. Mas madali si Thrive.
So, kung may budget, dapat may budget yung client yung pambili ng Thrive. Kayo lang gagamit nitong Elementor. Ayan. So, pag nag-add tayo ng bagong page, oo, pabilihin nyo ng Thrive yung client. So, sabi nyo, business mo yan eh. Kailangan nila mag-invest sa kanilang business. So, kunyari, some webinar page nyo. Webinar 0521. Tapos, may lalabas, ayan, edit with Elementor. So, pag Thrive at saka DV, may lalabas rin na ganito. Edit with Thrive Content Builder or edit with DV Builder. Ganon. So, ipapublish ko lang to para mabilis. Ayan. Publish. Ayan. And then, so, paglinik nyo to, ayan. So, ipag-edit niya kayo using Elementor. So, ang tawag dito is, ano, Visual Builder. Bakit Visual Builder? Kasi pinapakita niya sa'yo kung ano ang magiging itsura nung website nyo habang ine-edit nyo siya. Kasi, di ba, kanina, nasa back-end tayo. Kasi yung back, yung likod ng website yung nakikita natin. Parang damit, di ba, pagka, anong tawag doon, in-inside out mo. Yun, di ba yung loob ng damit yung mga tahi-tahi na mapapangit, yung mga buhol-buhol ng mga tahi, nandun siya sa ilalim ng damit, ganon. So, ito yung front ng damit mo, yung magandang side ng damit mo. So, pwede ka na mag-add ng heading, kunyari mag-add ka ng heading, ganin. Ayan. Tapos pag magta-type-type ka, ganyan. Tapos may mga color-color siya, may mga font siya. So, maganda rin gamitin itong si Elementor. Pero kailangan nyo lang ng konting practice. Kasi mas madali talagang gamitin si Thrive at saka si DV Content Builder. So, yung magsa-sign up under my link for the InterServer web hosting, yung mga wala pang web hosting dyan, I'll give you a free... Dali, duplicate ko to. No, new slide. Ayan. Web hosting lagi ko. I'll give you a free theme na meron akong developer license for. O, di ba? Developer license. Ah, alam ko na. Dito na lang kayo magpunta. Kay mamitasha.com. Tasha.com. Ayan. Kasi may promo kami about kapag nag-sign up kayo under my affiliate link for your web hosting. Nasira nga ito eh. Ayusin ko pa yung picture ko dyan na wala. Kasi nag-migrate ako ng website. Ayan. So, ito, yung free blog setup promo. Pero mas gusto ko kung kayo yung mag-i-install ng sarili nyong WordPress. Kasi kasama naman yung tutorial. Pag nag-sign up kayo sa link namin. Ayan. So, ito na. Pwede nyo na lang i-visit to. mamitasha.com/blog-setup. Kung gusto nyo mag-sign up din ng web hosting for InterServer. Ayan. O, di ba, madali lang magano install ng WordPress, super dali. Tsaka madali lang rin mag-edit niyan pag meron kayong Thrive themes or DV. Yeah, so any questions? Yay, tapos na tayo mag-install ng WordPress. O ano na nga siya, Janet, kung hindi siya cactus, anong tawag sa kanya? Snake plant, hindi yan snake plant. Bilis, Janet, anong pangalan ng plant? Tulog ka na, grabe ka, tinulugan mo na kami. Ayan. So, any questions about installing WordPress? Next webinar natin, you can vote on our next webinar topic, tutorial topic, ganyan. Punta na lang kayo sa, ano natin, sa ating Facebook group, sa workfromhomebeawesome.com. Asa na ba yung Google? Wow. Gulo kasi nitong bagong interface ni Windows 10. Ayan. Dito sa ating Facebook group, kay Work From Home. Diyan. Dami kong group, no? Ito. Si workfromhomebeawesome.com. Ayan. So, any questions? Palagay sa chat yung questions. Mag-aantay ako hanggang 10. Ah, succulent. Oh, succulent cactus yun eh, di ba? Aloe vera. Cactus din yun eh, yung aloe vera. Di ba yung cactus? Basta. Marami siyang tubig sa loob niya. Kaya cactus siya.
ay may gusto mag-join ng group natin. Ayan. So dito, I will put in ano nga ba tawag doon sa Facebook yung ano create a poll. Yan. What topic? So habang nag-aantay ako ng questions nyo, gagawa ako ng poll. Topic do you want to discuss in our next webinar? Gawin na lang natin tuwing Sunday kasi mas available yung mga tao tuwing Sunday. Tapos create poll. WordPress plugins. Ayan. Put in so ang sabi ni sandali. Ayan, may mga nag-chat. Mami Tasha, ano naman yung mga Weebly na ginagamit paggawa ng free website? Oh, Weebly is ano, parang kalaban siya ni WordPress. Panggawa rin ng free website yun. Tapos mas madali siya ng konti kasi may pagka content builder siya. Pero pangit kasi siya, mas maganda si WordPress kaysa kay Weebly. At saka libre lang rin yan si Weebly. So, ang kanyang katapat is si WordPress.com. Pag libre, WordPress.com. Pag yung may paid hosting, WordPress.org ang gamit nyo. Ganun siya, Marielle. Tapos sabi ni Emily, dun po sa hosting, yung domain name po ba kasama rin sa fee? Hindi, hindi kasama yung domain name dun sa $5 per month. Usually, yung domain name ko, binibili ko siya sa Namecheap kasi may libre na siyang ano, who is block. So, para hindi makikita yung information ko online. Sa Namecheap, ang domain name is ano, mga $11 per year. Ah, sabi ni Margot, naghang yung screen. Oo, kasi lumipat ako sa Facebook. Ayan. Sandali nga. Desktop ko na nga. Ayan. Tapos, sabi ni Sheldon, usually po ba ang isang website na done using WordPress, how much yung simple lang, like merong contact as ganun? Depende kasi sa yung pricing mo, Sheldon. Pero usually, pag kunyari 5 pages, tapos lalagyan ko ng contact us, tapos isasama ko na rin yung integration with email marketing, kunyari si ActiveCampaign, MailChimp, ganon. Pwede rin mo ng quotan si client ng mga $500 from scratch. From scratch na ano yun? Na quote. Sabi nga nila sa ano, sa anong tawag ito, sa Dell quote. Sabi ni Dearly, Mami Tasha, homepage ko po kasi landing page I've created from Unbounce. Bakit? Kasi suspended na account ko sa Unbounce. Hindi ko na po ma-edit yung, oo, hindi mo na nga ma-edit yung homepage mo. Ah, gumawa ka ng bagong page, Dearly. Tapos yun ang gawin mong homepage mo. So, kunyari, di ba dito sa ano, ito yung WordPress website natin. Pag nagpunta ka, i-close ko si Elementor. Ano nga ba ito i-close? Kasi nakaharang si Zoom. Ayan, save. Tapos i-close natin siya. Go to dashboard. Pag nagpunta ka dito sa appearance, ay WordPress, tapos customize. Oo, for US client yun, Sheldon. At saka yung $500, gawin mo na lang kapag ka, ano, Philippine client, gawin mo kalahati. Pero 5 pages yun, ha? Pag lumagpas ng 5 pages, may dagdag. So, Dearly, yan, pag dito, static front page, dyan mo palitan yung page mo. So, gumawa ka muna ng bagong page,
tapos static front page. Pag iba yung team mo, iba yung itsura nito, pero palagi siyang may option for static front page. Tapos, maghanap ka, a static page, tapos hanapin mo kung ano yung page na gusto mong gawing front page mo. Oo, pwede yun i-edit, Carla. Yung dun sa discourage search engine visibility. Yes, you can edit that later if you want. Pero hindi ko alam kung saan siya i-edit sa ngayon. I-google ko pa. Pero pwede. Pwede siyang i-edit. Ayaw niya mag-close. Hello, it doesn't want to close. Ay, naghang, ang weird ka talaga nitong si ano, itong si stop sharing ko na nga. Si Google Chrome, naghang siya dito kay bagong Windows 10. Ang weird-weird niya. Ayaw niya na naman magpasarado. Ayan, so, 10:09 na. So, thank you so much everyone for attending our webinar. So, see you sa next webinar natin. Baka gawin ko na lang ulit Sunday para mas relax tayong lahat. So, thank you so much, everyone, for attending. Good night. God bless.